Galing-galing naman ang baby na yan. Umuupo na. Isang linggo na lang mahigit tapos tatlong buwan na si Nami. Oh, gang. Ha, cha. Cha. Oh, ganyan na lang. Oh. Ganyan naman, magti-training ulit tayo. Magti-training ulit tayo, Nami. Yeah, sige, ano yung paama. Sige, sige, sige. Oh, ayun, sorry, ayun, sorry. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on, action! 1, 2, 3! Hala, pula ka na! Pulang-pula na si Nami! I am awesome! Nami? Nami! What? Ano yun? Wala akong naintindihan. Bisaya ka ba? Bisaya ka? Sinabi, German. Sinabi niya, I am awesome. Wah. Ano? Sa madaling araw, ingay-ingay muna na. Ngayon din, maingay din. Maingay si Nami? Ang daldal nga ni Nami. Kailangan mo nang daldalan si Nami bago matulog eh. Nami. Nami. Daddy, daddy, dada. Daddy, daddy, dada, dada. No, daddy, daddy, dada. Para kang pusa, meow. Para kang para kang pusa, meow. Meow. Ano yun? Ano yun? Ta, hi. Sabi niya, kuhanin mo na ako. 3 months na si Nami. 3 months si Nami. Happy 3 months. Happy 3 months. 3 months old na. Happy 3 months. Oh, dila-dila. Oh, eh, nasaan yung bubbles mo? Bubbles. Nakaupo siya dito sa bula. Gustong-gusto niya dito eh. Oh, tignan mo, hindi yan pagkain, Nami. Hindi ito pagkain, oh. Lumindil, oh. Gusto mo? Oh, oh, oh. Tantagal na upo niya dito na. Oh, 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 oh. Hindi mo yung pot. Oh, oh. Inom ka, oh. Inom ka. Oh, gusto mo ito? Ah, hindi dila. Oh, hindi dila. Oh, dada, dada, dada. Ganda dito sa bula namin, ha? Yeah, bula-bula. Yeah. 3 months na si Nami. 3 months na. 24 na tayo, oh. Yee-hoo. Hmm? 24 na ngayon, oh. Ganyan, oh. Ganyang oras nga talaga. Hala. Alas 8, ano ka lumabas? 35, oh. Alas 8.35 si Nami lumabas. Oh, galing-galing. Alas 8.35, oh. 36 na, oh. Ganyan ka lumabas. Tatlong buwan na talaga. Uy! Hi! Good evening! Gabi na. Alas 10 na dito ng gabi at katutulog lang ni Nami. Ang tagal ni Naming matulog. Magdaldalan muna kaming dalawa bago siya matulog. Tapos iiyak muna yan bago pa talaga siya matulog. So, tulog na siya. Nandito ako ngayon sa kwarto niya pero hindi siya dito sa kwarto niya natutulog. Doon siya natutulog sa kwarto namin dahil advice ng doktor namin, hindi pa siya pwedeng iwanan na matulog mag-isa. Kailangan matulog siya sa kwarto namin sa loob ng 6 months. Si Nami pala is 3 months na ngayon. Sobrang active na ni Nami. Sobrang daldal na ni Nami. Ang ingay-ingay na ni Nami. Nakikipagdaldalan. Mas maingay pa sa akin si Nami. Sa loob ng 3 months, ngayon, pag patayuin mo siya, hawakan mo siya, patayuin, nakakatayo na siya. Tapos, ngayon nga, ang ano naman niya ngayon, yung pag nakahiga, gusto na niyang bumangon. Yung dalawang siko niya nakaganon, tapos ibabangon talaga niya yung ulo niya. Namin naman, hindi siya gaano kataba. Malusog siya, buyag. Malusog, talaga malusog siya. Ang titigas ng mga tuhod niya, mga binti niya, mga braso niya, ang lakas niya, at saka ang active niya ngayon, grabe. Tapos, niya nang nakikita, kaya kung saan-saan, para siyang aligaga. Hindi niya alam kung saan siya titingin, hindi niya alam kasi siguro ang dami niya nang nakikita eh. Namin naman, sa pagpapaligo naman, mula noon pa ng first time ng pagpaligo namin sa kanya, hindi siya umiiyak pag pinapaliguan, pag nasa tubig siya, hindi siya umiiyak. Ang problema lang, pag tinanggal mo na siya sa tubig, doon siya umiiyak. Kahit ibabad mo siya ng matagal sa tubig, hindi siya naiyak. Pero, pag tinanggal mo na sa tubig,
ang iyak talaga ni Nami. Kaya ang tagal namin matapos pag binihisan siya kasi iyak siya ng iyak. Tapos ngayon yung buhok niya naglalagas. Sabi nga sa akin ni Mama magpapalit na yung buhok niya kasi buhok pa daw niya yan doon sa ilalim ng tiyan ko. Magtatanggal daw yan. So magpapalit naman daw yun. Diba dumididi siya sa akin pero pinapadidi ko na siya sa buti kasi parang hindi na sapat yung gatas ko sa kanya. Hindi na sapat yung gatas ko sa kanya kaya sinasalit-salitan ko siya ng gatas. Ngayon, sa gabi naman yung pagtulog niya, nagigising siya 4 hours or every 4 hours or 5 hours nagigising siya. Tapos pinapadidi ko siya tapos matutulog ulit siya. Walang problema sa kanya sa gabi. Ang problema sa araw kasi hindi siya halos magpababa. Gusto lang niyang karga. Nasanay siya sa lula niya na laging kinakarga siya. Hindi ako makagalaw kaya nga meron akong BB carrier ba yun? Kasi bumibigat na rin siya. Ang sakit ng mga dito ko, yung dito kong problema ko, ang sakit kasi bumibigat na rin siya. Tapos lagi ko siyang karga, ayaw kasi magpapababa kasi umiiyak. So yun, mayroon akong ganun para hindi buong puwersa ko nakakarga sa kanya. Yung sa akin naman, sa loob ng 3 months, yung buhok ko ngayon, ang problema ko, nanglalagas. Nanglalagas, ang daming nanglalagas sa buhok ko. Tapos, yung bukol pala sa kilikili ko, ano na, nawala. Minamassage ko lang siya ng face towel na mainit. Tapos, minamassage ko siya. Nawala lang siya, 1 week lang, nawala na siya. Ngayon, yung ano ko naman, yung kamot ko, hindi ko alam kung mawawala ba to or habang buhay siyang nandyan. Nandyan pa yung kamot ko. Marami akong kamot. Ang nilalagay ko is yung bio oil. Nilalagyan ko siya ng bio oil yung kamot ko. Ayan yung opera ko, yung sugat ng opera ko. Ayan, magaling na siya. Tapos ito yung kamot ko. Yan, nandyan yung mga kamot ko. Tapos wala naman ako mga kamot dyan. Ito lang. Tapos nandito pa yung linya ng ano, yung sa pagbuntis ko. Tapos mayroon ako ditong ano sa may pusod ko. Parang ano, yung warts. Nagkaroon ako ng warts dito. Tapos medyo maitim pa dito yung pusod ko. Yung sugat ng opera ko, hindi na siya sumasakit. Pero minsan, nagmamanhid siya. Okay naman na siya. Pero wala akong iniinom na gamot kahit mula pa nung paglabas ko sa hospital. Binigyan lang ako na 4 na tablets na para doon sa kirot. Nung naubos yun, bumili ulit kami ni Eric ng ano, ng tablets na ganun. Pero isang linggo ko lang yung ininom. Mula nun, hindi na ako uminom kahit antibiotic or kahit na anong gamot. Wala akong ininom. So, kusa lang siyang gagaling yung sugat ko na walang gamot na nilalagay or wala akong gamot na iniinom. Kaya sabi nga sa akin ng doktor, huwag alagaan yung sugat, dapat igalaw-galaw ng igalaw-galaw. Sa bagay, nung doon pa nga ako sa hospital, 2 days pa lang akong nanganak, pinalakad-lakad na ako, pinaligo na ako, sa atin pa yan, huwag kasi mabinat, diba? Pero dito, hindi. So, yun lang sa loob ng 3 months, ang daming nangyari, ang daming pagbabago, at saka lagi lang akong puyat, yun lang. Tapos sa araw, hindi pa ako nakakatulog pag natutulog si Nami. Hindi ako nakakatulog kasi ang dami ding gagawin dito. Magluluto, maglinis, ang dami pang ang plansyahin. Tapos si Nami pala, ginawaan ng duyan ng lulo at ni Eric. Sa pang-probinsyang duyan, yung kumot. Natutulog siya doon pagkatapos niyang naligo. Doon ko nilalagay sa duyan. Nakakatulog siya doon ng diretso 4 na oras natulog sa duyan. Minsan 3 oras pero nakakatulong yung duyan. Kaya lang hindi rin ako nakakatulog kasi ang dami kong gawain. Yun lang sa loob ng 3 months na nangyayari sa akin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Kita-kita tayo sa sunod na video. Diyan lang kayo. Dito lang ulit ako. Bye-bye!